Samantala, estudyanteng nakabaril sa kapwa estudyante sa isang universidad sa Tuguegarao City, sinampahan na ng kaso. Tutukan sa report. Sinampahan na ng kaso ang estudyanteng bumaril sa kapwa niya estudyante sa isang universidad sa Tuguegarao City. Kinilalang sospek na si Christian Rafael Ramos, 19 anyos, third year medical technology student at tubong City of Ilagan sa Isabela. We will file a prostrated murder case and yung violation po ng omnibus sa election code, yung BP 881, yung gun ban po natin. So, yun po ang mga final natin na kaso doon sa ating suspect. Una nang nakita sa loob ng sasakyan ni Ramos ang isang caliber 45 na baril na may isang bala at magazine na may tatlong bala, habang natagpuan ang isang basyon ng bala sa pinangyarihan ng krimen. Ayon pa sa PNP, makailang beses din daw na pinagpupukpok ng suspect ang biktima. Nilinaw rin ng PNP na matalik na magkaibigan ang dalawa at sinasabing na in love daw ang suspect sa biktima pero kaibigan lang daw ang turing ng huli. Kaya lubha raw na nasaktan ang sospek. Unang-una, pinarespondihan ko po yung place of incident, pinapuntahan ko ng investigador, at pinalockdown ko po ang buong Tuguegarao through checkpoints po sa lahat ng mga boundaries natin. Kaya po, kung mapapansin natin, hindi nakalabas itong sospek natin. Before ng checkpoint siya huminto at doon na humingi ng saklolo sa kanyang father. Isinuko si Ramos ng kanyang ama. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang kaanak ng sospek. Ginagamot sa ospital ang biktimang si Altea Vivian Mendoza, kaklase ng sospek na tubong City of Ilagan din. Nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa leeg at sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa pamumukpok. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Inaalam na ng PNP kung sino ang may-ari ng baril na ginamit ni Ramos dahil hindi raw ito rehistrado sa kanya. Nag-deploy na ang kapulisan ng karagdagang pwersa sa harap ng mga paaralan at mga pangunahing institusyon dahil sa insidente. Samantala, hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng universidad, pero base sa isang opisyal na pahayag, kontrolado na raw ang sitwasyon sa universidad. Kaisa rin daw ang universidad sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.